Kumusta ka imong sweldo, di na ba ka manlisod sa kwarta? Well, magdepende jud na sa imong financial management. Mao jud na ang tinuod, guys. Mao na ang abi sa kadaghanan to a point na hala, dapat maningkamot ko na magkaroon ko og promotion sa akong pang-empleyado, dapat manindot ako ang negosyo para whatever ako ang increase sa income kay I will have a better life. That is true, mampud. Tinuod lang kung muda ko mangod ang imuhang income, mas better jud ang imuhang experience sa life. Why? Because you are able to purchase the things and services to make your life better. Napoy uban tao na katong isa ka ang ilahang income, dito pa sila nabaon sa utang. Katong gamay pa lang atong income, napasigo-sigo pa na to sa tanan. Because our lifestyle was at that point. If your income was 10,000 pesos per month, maningkamot ta na tanan ato ang himuon, tanan atong gastuson kay atong isulod sa 10,000 pesos per month. Pero katong isa ka atong sweldo, ang 10,000 ni mong 15,000, ang automatic na kinaiya sa taong is that, ay, nisaka akong income. Sa pwede himuon, isaka ang gasto. Sa una, kung mag-inom ka og once a week, karon mahulog twice a week na. Sa una, mukaon lang ka every payday, karon mukaon na ka every week sa kanang mga restaurants because kabalo manggod ang imuhang utok na nisaka na ang imuhang capacity to earn so you have more spending power. Share lang po na mong experience ako, guys, na I've been employed for a total of 6 years and 7 months in two different companies. Ang pinakauna na kong sweldo na dawat was 31 pesos and 75 cents per hour. Katong panahon na to, kabalo akong mga amigo ani, even akong mga workmates, akong ginadala na ako na kwarta sa ako ang pitaka is only literally ha 50 pesos lang kada adlaw. To a point na pag once mukaon na sila sa mga karinderiya, mag-uban ko sila ha, pero grabe jud ko ka particular sa akong i-order and then manisod sila glaag na naako because kabalo sila na maon akong budget. Kay kabalo man ko akong income is kanilang basic mathematics, basic logic. Why would you spend money that you don't have? Then eventually, nisaka akong sweldo. Katong isaka akong sweldo, naka-experience po ko na, ay, since isaka akong sweldo, ako ang 50 pesos na ginadala sa pitaka na himo ng 100. Since isaka po na akong sweldo, a portion of that akong gidaplin for mga savings, mga emergency situations. Katong naabot ang panahon na nagkaroon na taog negosyo, kaluyan sa Ginoo, gitagaan ta higayon na naging successful ang mong negosyo sa primero, tapos nagkaroon na po may another business, tapos naging successful po siya, mas naging challenging na karon ang financial management. And because isaka po na mong income, we were able to experience better things at a faster time. Kailangan ta mo experience 5,000 pesos kada bulan para makakaon ta sa isa ka social na restaurant or lami kay na restaurant. Karon maka-experience ta og kaon ana once a week. So ang imuhang time to save money has been reduced because of the amount of money that you're earning on a single month na. So that's a good thing. Ang question ako sa inyo is that kung musaka ang imong income or kung nisaka na imong income, how are you managing it para maging better ang imuhang financial state? Let me know your answers in the comment section.